Okay, so we are live. Welcome, welcome again. Okay, welcome sa Facebook live training tonight. So it's past 8 p.m. But welcome guys and good evening sa inyong lahat. So tonight, what we're going to talk about is yung continuation ng training natin kahapon. Okay, so it's a continuation ng training yesterday. If napanood mo yung video, tingnan ko lang kung may audio. If napanood mo yung video kahapon about dun sa shinare ko, yung networking tips, kung online or offline marketer ka man, or kung nagbe-business ka, syempre, kung nagsisales ka, of course, ito yung mga bagay na kailangan nating tatandaan. Okay? So, ito mga bagay na to, ito yung mga parang lesson learned. So, I learned this the hard way. And ayoko na maranasan niyo yung ano, yung mga ganung experiences na kailangan mo pang mag-fail ng napakarami, kailangan mo pang ma-reject ng napakaraming beses bago mo matutunan yung mga to. That's why I wanted to share with you this knowledge tonight, okay? Ito talaga yung pinaka-reason kung bakit talaga na marami mga marketers ngayon na nag-fail sa pagbe-business. Yung iba is hindi na nagko-continue. And worst, yung iba is nag-quit na, okay? At hindi na ulit sumubok. Parang kinalimutan na nila yung mga experiences na ganun. So, masakit lang isipin dahil yun, parang ayaw na nilang mag-business, parang naging negative na sila masyado dun sa mga ganito mga bagay. Okay? So, again, welcome. If nakikita mo na tong video na to, feel free to comment below. So, i-share ko ngayon yung part 2. Okay? Kasi diba sabi ko, may tatlong bagay lang pala ang kailangan nating alamin para magkaroon tayo ng results sa ginagawa nating marketing. So, online ka man or offline, itong tatlong bagay lang yung kailangan natin. So, kahapon, nalaman mo na, okay, nalaman mo na yung isa, which is sorting or which is qualifying your prospects. Na hindi lahat ng mga tao na nakikita mo sa paligid mo ay prospects mo, okay? So, you have to qualify them. You have to really pick, okay, kung sino yung mga tao na isasama mo sa team mo, na isasama mo sa grupo mo, okay? So, nakakainis yung headset ko. Natatanggal sa tenga kong liit kasi... Okay, so again guys, if pinapanood mo itong video na to, please make sure na mag-leave ka ng comments para at least makapag-start na tayo. So, make sure ka lang na nandito ka sa loob bago ko i-share itong napaka-importanteng topic na to, okay? So, napaka-importante ang topic na to. Okay, so kahapon, yung number one kahapon, again, you already learned how important it is na i-qualify mo yung mga prospect mo na pumili ka ng mga isasama mo sa team mo. Kasi ikaw din yung magsasuffer nun, okay? At marireject ka talaga ng paulit-ulit if hindi mo i-qualify yung mga tao na sasama sa team mo. Okay? So, wag nating isipin yung short term sa pagbe-business. Kasi if you really want to have a big network, if you really wanted to have a big, parang a big company, okay, if you really want to have big result, then you have to think big and long term. Okay, so yan yung kailangan nating tandaan. Think big and long term and start small and mag-start ka lang dun sa mga tao na seryoso. Alright, so, okay, so ngayon, see, natatanggal. Okay, so welcome. Kakauwi ko lang kasi kanina nag masterminding kami together with Sir Laurent, kung kilala niyo siya, si Sir Laurent Junicio, regarding sa gagawin namin for the launching. Yes, malapit na launching ng Project Unity this month of September. So nakaka-excite lang, okay? Kasi we really want them to grow. We really want them na maging productive. So, may mga ginagawa kaming plans, okay, for them. It's for them talaga. It's for the team. So, again, kung nakita mo na itong video na to, make sure na mag-comment ka, okay, bago ako mag-start. We really want them to grow. We really want them na maging productive.
Okay, so medyo okay naman yung audio. Right, so again, ito yung continuation ng kahapon na topic, yung networking tips, so part 2. So yung second thing na kailangan nating alamin para magkaroon tayo ng success sa ginagawa natin, para hindi ka mag-quit, okay, at para ipagpatuloy mo yung ginagawa mong pagbe-business. Alright, kasi napaka-importante na ipagpatuloy mo yung ginagawa mong business. Kung nagda-direct selling ka man, network marketing, online marketing, napaka-importante na ipagpatuloy mo yung gagawin mo. Kasi sabi nga, di ba, ni Tony Robbins, sabi ni Robert Kiyosaki, sabi ni na Richard Branson, na isa sa mga ways para magkaroon ka ng income, okay, isa sa mga ways na makontrol mo yung income mo, is sumali ka sa mga ganung mga bagay, na sumali ka sa pagbe-business, na magkaroon ka ng business, na hindi masyadong risky yung mga ganung mga business na yun. But the thing is, you needed to work for it, okay? So, paano natin i-work yun kung hindi natin alam yung tatlong bagay na to? Okay, so yung second thing na kailangan nating malaman is, kailangan nating malaman how to handle objections. Okay, so kahapon, it's sorting or qualifying your prospects. Ngayon, we're going to talk about handling objections. Right, so I hope na ito, na gigets nating lahat. Kasi, di ba, lahat naman ng mga bagay is may mga objections, di ba? But sabi nga na, it's really not an objection, it's just a complaint, parang ganun, na parang siguro sa perception natin is objection siya, but it's the reality, it's a complaint na natatanggap natin sa prospect natin kasi baka hindi nila naiintindihan, kailangan nila ng maraming information, na hindi sila satisfied dun sa information na nasa video mo, na kailangan nilang malaman itong mga ganito, mga ganyan. So the best way for us to handle that objection is to know how to answer them properly. Okay, so paano naman natin sagutin yung mga objections na akala natin mga objections na yon? Okay, di ba yung mga kalimitan na sinasabi sa atin, yung mga objections na natatanggap natin is, kumikita ka na ba dyan? Matagal ka na ba dyan? Ano pa? Magkano ng kinita mo dyan? Gaano nakatagal ang company? Parang ganun mga bagay. So yung mga objections na yun, hindi talaga siya totally na objection. Yung mga prospect lang talaga natin is gustong maningurado. Kasi, di ba, yung mga Pinoy, sigurista. Okay? Kasi, yun ding mga questions na yun is, tinanong ko din before ako nag-join sa Ignition Marketing or sa Unity Network. Before ako nag-join, tinanong ko din yung mga yun. Nag-research din ako, nanood ako ng mga reviews, nagbasa ng mga reviews sa blog, sa YouTube, nanood ng mga video reviews, parang ganon. Kasi, yung reason ko dun is, I want to know more. Parang ganun. So, paano mo naman i-handle yung mga ganung objections? Yung pinakauna na gawin mo is tanungin sila kung naiintindihan ba nila yung presentation na pinakita mo. Okay, if nagpakita ka ng presentation. Alright? At yung pwede mong gawin din is, di ba, sa number one is qualify or sort, di ba, sorting. Kasi natatanggap natin yung mga ganung mga questions or ganung mga objections mainly because hindi natin masyado naka-qualify yung mga prospects natin or hindi natin masyado nasusort yung mga prospects natin. Minsan may mga lumuluso talaga at nagtatanong ng mga ganun. Pero hindi naman nakakatakot sagutin yung mga ganung mga bagay. Okay, so alamin lang natin yung una is pinaka-reason kung bakit nila tinatanong yung mga bagay na yon. Okay, so tanungin mo lang kung sasagutin ko yung question mo, paano yun makakatulong sa'yo? Okay, so if sasagutin kita, okay, mag-join ka ba sa team ko? Okay, parang ganun. So, wag lang tayo maging sarcastic kasi again, may reason behind those objections. Okay, may reason sila kung bakit nila tinatanong yung mga bagay na yon. At i-educate mo lang sila na maayos. Okay, so yan yun. So, handling objection. So, ito yung skill na kailangan mong ma-acquire. So, napakaraming videos dyan na pwede mong makita about handling objections. Basta, wag mo lang ilimit yung self mo sa pag-aaral at maghanap ng skill. Kasi, kailangan na i-build mo yung skill na to, yung handling objection. Okay, so handling objection or kung paano ka magkipag-communicate sa mga prospects mo. Basta yung goal mo lang, every time na
every time na mag makipag-usap ka sa prospect mo is i-educate sila. Okay? So, wag ka lang mag-disagree. Na hindi, mali yung sinasabi mo, hindi scam yung business ko. Parang gano'n. Wag ka lang mag-disagree. Mag-agree ka lang sa kanila na yes, may mga scam talaga ng mga business. But ano bang meaning ng scam sa'yo? So, parang gano'n. And then, pwede mo siyang i-educate kung paano ba nagiging scam ang isang business, paano ba ma-identify kung scam or legal ang isang business, tapos ipakita mo yung mga documents na meron kayo sa business mo para maintindihan niya na totoo or legal yung business na ginagawa mo. Okay? Kasi, di ba, sa dami-dami na mga nagsusulputang mga business ngayon, syempre, yung mga Pinoy is nagiging careful din. Kasi kahit ako, if ako yung nasa place nila, ganun din yung parang iisipin ko. Okay? So, yun siya. So, again, yung second is handling objection. Dapat alam natin kung paano sagutin ng maayos yung mga tanong ng mga customers or mga prospects natin. Kasi they just wanted to know something or they just wanted to know some information na kailangan nilang ano, kailangan nila ng manigurado na may kumikita na nag-work ang business, na legal yung business mo, na parang hindi ka lang nag-iisa, parang ganun, na may mga kasama ka, na may nagme-mentor sa'yo, na okay yung mga activities mo. So, parang ganun. Okay? So, yun siya. So, wag matakot na sumagot ng mga ganung mga objections. Basta, pag may mga objections ka na natatanggap from your customers or prospects, just put in your mind na i-educate mo sila, okay? So, yan yung ilalagay mo sa mindset mo na every time natatanggap ka ng mga ganun mga bagay, automatic i-activate mo sa utak mo na, okay, so I need to educate this person. Kasi hindi niya naiintindihan itong business na to. Hindi niya naiintindihan ano yung mga pinagsasabi niya. Okay, so I need to educate this person. Yan yung parating ilagay sa isip natin every time na makakatanggap tayo ng ganun mga objection. Kasi ako din, itong experience ko dati ha, kasi dati, nung kakasimula ko pa lang, aaminin ko na wala akong ganitong skill. Diba sabi ko sa inyo na nag-quit ako sa previous na network marketing ko kasi hindi ko alam paano mag-handle ng mga ganitong objection, hindi ko alam na kailangan ko pala ng ganitong skill, na yun yung reason din kung bakit hindi ako nakapagpasali ng mga tao sa business ko dahil hindi ko alam kung paano sila i-educate na maayos. Hindi ko alam kung paano ko sila kakausapin na maayos. Kasi ang dami-daming mga objection na sinasabi nila about my business, mga ganito-ganyan. But ako, natutulala lang kasi hindi ko alam paano sagutin yung mga yon. Okay? So, yun. Kaya nag-feel din ako before na hindi naging successful yung unang network marketing na business na ginawa ko. Okay, kaya nag-quit ako at bumalik sa pagiging empleyado. So, ayoko mangyari sa iyo yun kung nag-network marketing ka or nag-online marketing. Basta remember lang na sagutin mo. Okay? Be brave in answering those questions. Kasi ako din, naging brave na ako sa pag-answer ng mga ganong objections. Okay, na hindi na ako natatakot, na dati kinakabahan din ako, naku, paano to, baka ayaw mag-join sa akin ng taong to. Hindi, mas okay na alam nila na honest ka sa sinasagot mo, na ano, na nagsasabi ka ng totoo, okay, pag sinasabi na kumikita ka na ba dyan, tapos kung baguhan ka pa lang, sabihin mo, nakakasimula ko pa lang, but may makakilala ako, or yung nagme-mentor sa akin is kumikita na dito, at pwede kitang ipakilala sa kanya once na mag-join ka sa team. Parang ganun. Or pwede mo silang i-invite sa mga business presentation nyo kung gusto mo, para malaman nila na may kumikita na talaga sa ginagawa mong business. Parang ganun. So, wag ka lang matakot. Hindi naman to totally objection yung mga ganyan. Kailangan nila ng proper education. So, it's just a matter of communicating with them properly. Okay? So, kailangan lang nila ng more information about your business. Kailangan lang nila na parang kailangan nilang manigurado. Parang ganun. So, ganun kasi mga ugali ng Pinoy, di ba? So,
yun, just face them. So, just be brave. Pag may mga ganong objection ka at kinakabahan ka, yung pwede mong gawin is isipin mo yung mangyayari pag hindi mo siya kakausapin. Kasi kung hindi mo kakausapin yung taong yan na nagbigay sa iyo ng objection or complaint, hindi ka magkakaroon ng downline. What if yung taong yun pala is gustong-gusto na talaga siyang mag-join pero hindi mo kinausap? Okay? So, sayang. Sayang naman. So, kausapin mo lahat ng mga tao na nagbibigay ng objection sa iyo kasi malay mo, baka yun na yung magiging leaders ng team mo, diba? Tapos pinakawalan mo lang. Okay? So, huwag kang matakot kung may mga objection kang nakuha. Basta, if you know how to handle objections properly, okay, then you'll be able to get through. Okay? So, yan lang yun. So, again, pag may mga objection tayong nakukuha, just put in your mind that those are just complaints, that those people just need some answers and just need more information from us about the business that we are doing, about the products that we're selling. So, parang ganun. Okay? So, yan lang. Educate them and communicate with them properly. So, wag mo silang takbuhan. Okay? Kasi kung takbo ka ng takbo, hindi mo haharapin yung mga ganun mga question, hindi ka talaga matututo. Okay? So, learn to answer them. Matuto kang sagutin yung mga ganun mga bagay. Kasi, once na sinasagutin mo yung mga bagay na yun, malalaman mo din kung ano yung mga words na pwede mong sabihin sa next na customer or next na prospect na magtatanong ng pareha. So, parang ganun. So, parang magsisilbi siyang practice sa'yo. Okay? Kasi kung hindi mo gagawin, kung hindi mo sila haharapin, kung lalayuan at lalayuan mo sila, hindi ka talaga matututo. Okay? So, you have to commit first. You have to take action first. Kausapin mo sila. Para next na mga taong magtatanong is alam mo na kung paano sagutin yon, okay? Or yung pwede mong gawin para alam mo, ma-master mo yung pag-handle ng objection is ilista mo yung mga bagay or ilista mo yung mga questions na commonly asked. Parang ganun. Ilista mo yung mga questions na commonly asked, tapos ilista mo yung mga sagot mo before, okay? Mga sagot mo before na okay para sa kanila, na na-close mo yung prospect mo dahil dun sa sagot na yon. So, mag-compile ka lang. Parang tinatawag na swipe file, di ba? So, i-compile mo lang yung mga questions and answers na na-experience mo about handling objection. I-compile mo lang yon at dun ka maghanap ng mga answers mo in the future, okay? Alright, so again, yung second thing na kailangan nating malaman para magkaroon ng success sa ginagawa natin business, kahit anong business pa man yan, is handling objections. Okay, so huwag matakot na i-handle yung objection na yan. Okay, so those are just part of being an entrepreneur. So, hindi ka mag-grow kung tatakasan mo yan. Okay, so hindi ka mag-grow kung patuloy ka na iiwas sa mga ganun mga bagay. So, just learn to handle objections. Kaya, if may objection ka ngayon na nai-experience and hindi mo alam paano i-handle, you can chat, okay? Pwede ka mag-chat sa comment below this video if may mga objections ka natatanggap at hindi mo alam paano i-handle yung mga objections na yun. Pwede ka mag-chat. It's okay. It's fine. So, willing ako na tulungan ka paano kausapin yung prospect mo. Okay? Basta makakatulong sa'yo. And then again, huwag kang matakot talaga na kausapin sila kasi yun din yung experience ko before at hindi ka talaga matututo pag hindi mo haharapin yung mga ganun mga bagay. Okay? So, yun lang guys. And thank you so much for watching. And by the way, tonight, 9 p.m., don't forget na mag-attend sa online training, okay? So, 9 p.m. tonight, online training. Kung hindi ka pa nakapag-register, free training lang siya for Pinoy entrepreneurs. Click mo lang yung link na nasa description ng video na to, okay? And if you wanted to receive naman update from me about online marketing, about marketing tips and strategies, you can click then yung link na nilagay description ng video na to. And again, if you have questions about handling objections, pwede kang mag-comment below this video, okay? So, tingnan natin kung objections ba yan talaga, okay? Tingnan natin kung paano sagutin yung mga questions na yan.
Alright, so again, just live free. Okay, live free. Don't stress yourself with those questions. Basta learn every day and learn this skill kasi ito talaga yung pinaka-importante nating malaman. Kasi hindi natin makuklose yung mga prospects natin hanggat hindi natin nadadaanan yung handling objections na level. Alright, so ito yung isa sa mga skill na kailangan natin enhance, kailangan natin na pagtibayin, okay? Para kahit anong objection pang ibabato sa atin ng mga customers natin, is kayang-kaya nating sagutin yan. Alright? So, learn. Start from small things, learning small things, taking action, and then, yun, magagawa at magagawa mo din yun habang nagtagal, habang lumilipas ang panahon. So, parang ganun. Alright, so thank you so much for watching. And then again, my name is Cyril Pisanable of blog.cyrilpisanable.com. Thank you so much and bye for now.